ko itong nangyayari sa katawan ng tao. Although I cannot move properly because of pain, back pain. Yang tinatawag na lumbar pain. Yan. October 9, 2024. Papabot ito. This is papabot. Bear with me. Marami tayong mga rabbit trail. Although, well, patras tayo. So, sundo na nga po. 5 years old na po. Masakit ang likod. Hindi ako makakilos. 10 over 10. May position na wala. Kaya lang, pag may tension, sakit. Yan. Ang aking may bahay. Siya nang nag-martial. Hindi ako makababa ng kotse. Salamat naman na may ganun. Alalay tayo kahit nag... Yeah. Nagkakasakit tayo. Mayroon tayong mga partner na pwedeng maasahan. Yeah. Naalala ko tuloy mo. Mga asawa na umalis pag nagkakasakit, hahanap pa rin ng partner yung original. Isa lang talaga ang pwede sa atin. Iba dyan, apat eh. Partner, bahala kayo. Matirik ang araw, punta tayo sa school. Iklip po talaga itong katawan ng tao. Nagkakasakit. Ito kapitbahay ko, colon cancer. Meron na siyang colostomy. May colostomy na yan, cancer of the colon. Bata pa yan. Mga 50 or 45. Bata pa yan. Ang barkada niya, pamangkin ko eh. Uncle ang tawag sa akin. Si Mik Mik. Puro kami malinaw eh. Descendants ng malinaw. Akalain mong noong araw, may mga ninuno tayo, di ba? Mga ninuno. Nauna sa atin, lolo natin. Mula pa yata sa kay Adam. Grabe talaga ang history ng Adam na yan. Kasi kung wala tayo, wala sila. Isang tayo galing. Hindi naman tayo galing sa ano eh. Ibang lahi. Hindi tayo galing sa kahoy. Galing tayo sa laman ng tao. Eh kung nakasulat, baka totoo. Tapos sinabihan sila ng Panginoon. Adam, Eve. Alam mo, talaga matalino ang Panginoon eh. Na-create niya lahat. Na-create niya kasi may Panginoon talaga eh, God. God created everything. Nung nakita niya, parang malungkot. Ako lang mag-isa dito, sabi ng God. Yan ang feeling ng isang God. Gawa nga tayo ng tao. Ganito ang mukha ng tao. Katulad. Grabe, no? Gumawa siya ng tao. Sinabihan niya rin na magpakatino kayo, ganito ang buhay sa mundo. Na-expect na ni God na may mga temptation, may mga demonyo eh. Ano siyang gumagawa? Ayaw ko, bakit pa tayo binibigyan ng mga Lucifer at Satan?
hindi na lang purely holiness, like God, yung perfect God. Diba? Binigyan pa tayo ng mga pagsubok. Grabe ano? Sabi niya, huwag niyong kainin yung prutas dyan. Dahil kamatayan yan. Naku, nandyan ang demonyo. Yung ahas. Sabi niya, kainin mo yan. Kasi ang power mo, sabi niya sa isang, kay Eve yung asawa, babae, kainin mo yan, yung prutas na yan. Kasi magiging God ka. Katulad ka ng God. Ha? Yung temptation eh. Siguro, kung, because human eh, human is, talagang we are allowed to choose better life or worse life. We have to choose good, between good and evil. Kung gusto mo ngayon maging good, you choose good. Mga decision mo tama at hindi evil. In tune to God. Alam mo may God eh, yung perfect design ng isang tao na hindi nagkakasala. Kinain nga, kinain ni Eve. At doon nagkasala sila. Dahil first sin ng parang disobedience. Gaya sa atin ngayon, hindi mabilang ang mga disobedience ng tao. Kasalanan, I mean. Hanggat isipin mo, habang tayo ay nabubuhay, marami tayong mga pagsubok. Marami. Yeah. So sakit lang, kaya inumpisahan ko ito, sakit ng katawan. Lo and behold, 66 years old na ako. Buhay pa. Kayo, buhay pa. Ang tumatakbo sa biology, physical makeup natin, is manage, is controlled by God. Parang weird, no? God, si Papa Bot. God, kasi binabalik ko lang yung honor and glory sa ating Panginoon na lumikha sa atin. Na kapag walang health na yan, if it were not for the good health, we cannot think, we cannot talk, we cannot hear. Hindi tayo makakarinig, hindi tayo makapagsalita, hindi tayo makapag-isip ng tama. See? So we have to choose between good and evil. Hindi naman ibig sabihin na super good ka. Hindi ibig sabihin na super holy ka. But may demarcation whether you choose evil or good. Ngayon, maniwala tayo sa Holy Bible. Dahil nakasulat na dyan, pag sinabing Word of God, non-negotiable yan. Ang ganda ng mga stories dyan eh, parang makarelate ka talaga. Paano patakbuhin ang utak ng isang tao?
Siguro pag na-expose ka nung bata pa, anong discernment mo sa mga Holy Bible? For me, especially ako, habang nakikinig ako sa preachings, believe ako sa Holy Bible. Tunay. Tunay ang paggawa. Tunay. Makarelate ako sa ugaling masama, ugaling tama. Maganda. Mga story sa Holy Bible. Maganda. In short, kamangha-mangha ang nakasulat sa Holy Bible. Mga prophecy nandyan na nagka-totoo. Ito, sabihin sa inyo. Kasi hindi lang tayo nagdi-discern, binibase natin sa fact. Oo. Kung naniwala ka na maganda ang exposure mo sa Holy Bible, kasi inulit-ulit or ginagaya-gaya, tawag niyan. Binabago-bago ang mga salita sa Holy Bible ng mga tao na matatalino. But the Bible was the first, last, and the final word or book of life. May mga ito, prangka ha, may religion kasi nagkawatak-watak daw ang mundo, nagkakagulo dahil sa Holy Bible. That means mga Vatican silang holy people, ha? Doon sa Vatican. Mga Vatican mananampalataya kuno na gumawa din sa kanila ang religion, gumawa sila ng kanilang religion, twisting mga nakasulat sa Holy Bible hanggat ang tingin sa kanila parang demonyo. Kasi antichrist eh. Hindi sinunod ang buhay ni Kristo eh. Sila na ang tama. Sila ang magkaman. Sila na ang huli. Oh. Grabe no? Yeah, ulitin ko. Kung hindi sa Holy Bible, hindi ako ganito eh. Believe ako sa pagkasulat. In terms of righteousness. Ha? Hindi ko naman ibig, hindi ko sinasabi na I'm perfect. I am sinless. I am somebody. Nobody lang ako. Nobody. Si Papa Bot, nobody. Pero sa aking mga narrative, lalong-lalo na pagkaintindi ko sa mga prophecies sa Holy Bible. Number one kasi, ito. Na-prophesied sa Holy Bible, sa Old Testament. Hindi ko nabanggitin ang mga verse kasi nasa Holy Bible eh. Para hindi naman tayo, kunwari, matalino ng Holy Bible. Kasi kung isabi ko lahat ng verse dito, mapupuno kayo kasi mga pastor, yun ang sinasabi. At sa kasino mga propeta ang nagsasabi na may darating na antichrist. Mga false prophets. Nagkatotoo. Oh. Hindi lang gumawa ng mga batikang mga tao na talagang nagsasabi na yan ang pinaka-correct na religion para papunta ng langit. Pahawak-hawak pa ng mga material things, pabilang-bilang ng beads, at magpaulit-ulit ng dasal, ginaya. Kung hindi siya ginaya, the same ang ginawa ng Islam. Pareho. Ito yata yung aming rabbit trail mo na. Pero, college. Oh? Ito yata yung aming bidni palagi. Hindi ko pa napuntahan yan. Hindi ako makapag-attend ng meeting dahil
dinagdagan, inulit, pinalitan ang Holy Bible. Lumabas ang religion na Islam. Lumabas ang false prophet. Nagsabi na siya ang final, pinaka-last. Kapag hindi kayo maniwala sa kanyang Diyos, patay kayo. Ha? Bombahin ang Amerika, bombahin ang World Trade Center. Dahil kayo ay mga makasalanan at hindi kayo naniniwala sa ating Diyos na lasinggiro na umiinom ng alak. You know, nakaraang 2010, kuminom ako ng bar. First time talaga, pinakamasakit ang aking ulo. Alak ko, bar! Nasa Holy Bible, hindi ako nagsasabi na ako lang, kaya huwag kayong magalit sa akin. Please don't get mad at me. Nagsasabi lang ako para mahinto na itong division. Hayaan mo na si Lord God ang bahala sa mga Hindu. Hayaan mo na si Lord God bahala sa mga Buddha. Kung ano-anong paniwala nila. Confucianism, Joseph Smithism, mga false prophets yan. Huwag ka. Huwag yan. Kasi punsi yan, punsi. Paulit-ulit ko sinasabi. Katawan ng tao na natin ang kapital. Adi, paggising, sana i-glorify ang God na walang ibang mas nakakataas si God. Ngayon, kung sa mundo ka, sabi ng Holy Bible in everything you do, put God first. Unahin ang God. Ngayon, ang ginawa ng tao, hindi God ang inuna. Ang inuna, dreams, material things, personal achievement, power, guns, bullets, lying, illegal, corruption, wealth, personal, worldly. Kaya hindi God ang inuna. So, saan mo ilagay ang God ngayon? Wala. Walang puwang. You never give back the honor and glory to God. Kaya, nakakalungkot, no? Kapag nakatingin lang si Jesus Christ sa atin, parang hindi niya ma-describe ang kalukuhan. Hindi natin binibigyan ng halaga ang importansya na may gumawa sa atin. What if na-stroke tayo? Bigla. What if may sakuna? What if na hanggang few seconds from now, wala ka na sa mundo? Ang tanong, saan ka pupunta? Ako, I am assured, kahit pa sabihin yung makasalanan ako, I'm assured of my salvation kasi sinusunod kong Holy Bible. Oh, siya ang daan eh. Yeah. Jesus Christ eh. Jesus Christ ang daan. Naniwala ako sa kanya. Ang dasal ko, just let me be holy na wala akong kasalanan, ipagpatawad ang aking mga ginagawa na hindi maganda. Minsan pag natutulog ako, always sabi ko, Lord, salamat sa gabi na magpahinga kami. Ako, pwede mo rin akong gisingin, pwede hindi. Yeah, simple. Hindi na tutulog ka, ang iniisip mo, paano ka makaluko bukas? Paano ka magbantay dun sa mga karsada kung HPG ka, na may mahuli ka at may maluko at makakuha ka ng
kutong. O, diba? Anong oras ka magising para kumapal ang bulsa mo sa kalukuhan? Naiyak ako niyan eh. Wala sa Canada yan, wala sa US, wala sa Thailand, wala sa UAE yan. Na ang violation mo is papunta sa traffic officer kuno. Police pa naman yan. Ha? Mga hayupak na police. Sa ground, it's PG. Hindi maganda. Hindi maganda. That's a form of corruption eh. Oh. Malapit na tayo sa school. Yeah. Kawawa. Naisip ko kasi siyempre nag-aaral din tayo ng medisina. Nag-aaral lang ako para makapunta sa ibang lugar. Actually, hindi. Aywan ko. I've been dreaming to become or to finish my course. But I never dreamed of becoming a just like me today. Just go to school. Kasi namamana kaya namin, no? Undergrad lang parents. Medyo may pera sila sa kanilang negosyo na they can send us to school from Mindanao to Visayas. Bahala na kung ano. Basta makapag-aral. Pero sa maliit pa ako, nakikita ko ang astronaut, ang galing ng astronaut. Maliban sa Panginoon na believe ako sa Holy Bible, believe ako sa mga scientist at astronaut na nakapunta ng buwan. Grabe talino. And then, yung nakamangha-mangha, yung bakit? Ano ba? Mga makina, bakit gumagana? May primera, may segunda, may tercera. Kasi wala pang automatic noon. Believe ako. Yung sasakyan namin noon, 1970s, walang aircon kahit na nung kakayaman. Siguro ang may aircon lang yun, Mercedes-Benz. Tapos hindi pa magaya-gaya ng Toyota. O Ford namin, kahit na nung bago, wala aircon. 1970s. Ford pickup. Yeah. Pati kutsi namin na parang sports na Ford Escort. Sports na, pero wala aircon. Grabe talaga. Nung dumating ng mga aircon, sikat. Hanggang ngayon, computer. Grabe ang isip ng tao. So, hindi ka ba nagpapasalamat sa technology, sa produkto ng normal na utak? Kasi ang mga in-entertain kasi natin, yung mga utak lang ng mga produkto ng false prophet na gira. Ha? Gigirahin ang isang ano, itong yeah, yung mga tribo magpatayan. Oh, patayin ang isang tribo. Yan. So, walang kwentang kwanyan, walang kwentang mga isipan yan. Dito na tayo. Kaya lang, punong-puno ang parking lot. Tingnan mo yung parking lot. Medyo nahuli tayo. Ayan, nandyan na sila. Ayan, si Papa Bot dito, nahuhuli. Kukuha na lang tayo ng isang lugar dito, kahit papano. Hindi mainit sa lugar natin. Ayan. Ayan. Di ba? Grabe ang... So sa product ng mind natin, we were able to become techie. Yung technology natin, advanced na advanced. Ibalik natin yan sa Panginoon. Ungrateful kasi ang tao, kaya nagkagulo hanggang ngayon eh. Lalong-lalo na yung extremism, yung radical Islam. Radical Muslim. Paputok ng kinadidiri ang ballistic missile na 1970s, yan dapat ang hindi
mo gawin dahil maraming mamamatay. Ngayon parang wala na lang yung ballistic missiles. Kasi may aerial defense ang Israel. Kayang-kaya na i-intercept. Kaya walang major disaster na nangyayari. If it were not the product of the brain ng mga Jewish people, ubos na sila. Oh, gaya ko. Kung hindi ako nag-prepare ng mga Facebook groups na marami, ma-insecure ako ngayon dahil wala akong platform na where I can put, I can download my ideas. I cannot meet more friends dahil sa mga Facebook groups ko maraming ginawa. Doon ko, ganito, Muslims read the Holy Bible. Akin yan. Lagay ko lahat yan. At least kampante ako, naka-archives dyan. Pag gusto kong balikan, naka-save doon. Pag mga beautiful beautiful places, mga resort, ilagay ko yan sa Happy Philippines, or Philippines the funniest in Asia, or Fun Filled Philippines. Ang dami kong Facebook group. Kaya that was decades ago na ginawa ko yan para hindi ako maging insecure. Hindi man ako basta-basta makapost na walang grupo. So kung gusto mong driving lessons and experience, buksan mo, akin yun. Doot ang lahat ng driving. O, diba? Ngayon, lately, sa Muslims Read the Holy Bible, ang aking nilalagyan ng mga archives. At marami. United States of the Philippines, United States of Mindanao, ganyan. Mindanao, the land of promise. Diyan ko nilalagay ang mga issue ng mundo. At least, nakasave. Invention. Yeah. So, lahat ng mga nangyayari, hanggang dyan lang naman ako. Hindi ako mag-shortcut dahil hindi man tayo impostor. Ulitin ko ha. Hindi tayo mag-shortcut dahil hindi tayo impostor na make-believe, na nagpapa-believe. Diba? Hindi tayo ganun. Mahiya tayo. Ayusin nga natin muna ang parking. Ah, bahala na kayo ha. Rabbit trail lang kasi importanteng sunod na topic. Importante to sa buong sanlibutan. Hindi to biro. Serious na usapan to. Kasi kung wala kayong ginagawa, panuuri nyo lahat ng YouTube ko na naka-vlog. Yung tingnan nyo yung mga Godcast. Godcasting yan. Vlog, video login yan. TikTok, yung T-I-K, talk as in salita. Buksan mo yan. Sandali ha. As ayusin natin yung kasi mainit. Mabuti na may kahoy dito eh. Trust me.
buti na lang first time ko kasi yung pinarkingan natin. Hindi ko yan nakikita dahil huli tayo eh. First time ko nagpark diyan. May bato. May bato malaki. Buti na hindi nasira yung bumper. Kaya sa pagmamaneho, pag hindi clear sa unahan, huwag magharurot. Mali yun. Mali yun. Rabbit trail to ha. Para sa atin lahat. Tandahan lang drive. Pag clear, harurot. Pag medyo alanganin, yield. Pag clear, harurot. Lalo na kung gabi. Pag hindi clear, wag. Tandahan lang. 80 miles. Miles ba ito? Oh, 80 kilometers per hour. Mabilis na yun kung gabi. Wag. Kahit na ano pang rason mo, wag ka talagang mag overspeed kung gabi. Hindi mo nakikita ang paligid eh. Oh? Biglang may susulpot dyan. Diba? Yun, kung hindi ko binaba, mag-abante pa sana ako. Naku, nandun ang bato. Oh, tingnan mong bato ha. Tingnan natin. Para makita nyo kung totoo sinasabi ko. Oh, ito. Kitang-kita ko eh. Ayan. Makikita nyo sa labas ang batong malaki. Diba yung puti? Mahaba pala yun. Mga 1 foot away. Grabe no? Ang bumper ko pa naman is stainless. Ako. Pag nayupi yung stainless, no more. Hindi mo ma-repair yun. Talagang yupi. Forever and ever. Mabuti kung iron yun or steel na masilya, okay. Pero stainless yan. Stainless. Invention ng ano yan? Jewish people yan. Pinag-agawan nga eh, pero bahala na. Basta maraming alam ang mga Jewish people. Tayo mga Philippines, proud din tayo. Matalino tayo eh. Yung mga leader natin, abogado, master's degree, nakapag-aral ng college, yung iba dyan, artista, kasikatan, matatalino ang Pinoy. Galing sa Amerika, papunta dito, pakano-kano, sikat na, mga Pinoy yan ha. Mataas na posisyon sa gobyerno. Masters. PhD. PhD. Source ng corruption. Kaya hindi umangat ang Pinoy dahil dyan. Buti na lang, magandang ugali natin eh. We care for the health of others. Kaya nurses, midwife, caregivers. Grabe no? I-click mo nga sa YouTube ang Monaco. Grabe ang luxury doon. Hindi ko alam kung bakit ganun. Mga sasakyan doon, grabe luxury lahat. Walang tricycle doon. Pag may makita ka talagang may tricycle, wah, mahirap na bansa yan. Mahirap yan. Okay lang kung big bike. 1,000cc, 2,000cc. Okay lang big bike. Hindi big bike na may tricycle.
Kasi sa mga first world country, may mga big bikes doon. Walang tricycle. Antayin natin yung aking apo. Wala pa eh. October 9 ngayon ha. October 9, 2024. Nire-record lang natin to dahil we have the capability to record our activities. Ayan na. Nagsilabasa na. Tingnan mo yung mga bata. Oh. It's a very amazing part of life. Tingnan yung mga bata. Oh. Ayun o. Oh. Ayan o. Oh. Iba ang reflection ko pag nakita ko ng bata, naawa ako. Babalik naman ang isipan ko sa Holy Bible na Jesus loves the little children. Samantala yung mga tauhan ni Lolo Muhammad, peace be upon him, na inspired daw siya ang inspiration ng Muslim world, yung mga radical Muslim, walang pakialam yung mga moderate at saka nominal, mga moderate, nominal at normal 99.9, itong mga radical ang naiiwan eh sa kanilang population na mga bata, tinuturuan ng kanilang eschatology, Islamic eschatology, na maniwala kay Allah, maniwala kay Muhammad as messenger, at maniwala ding mapunta ng langit pag nakapatay ng hindi Muslim. Grabe no, bata pa yan ha, mga batang paslit, tinuturuan na maghawak ng baril, inoorient na ang pumatay ng pumatay ng pumatay, PNP. Ah. Magulo. Magulo kayo, Chong. Kaya lolo, magmilagro ka uli. Ha? Lolo, had mo ha. You send, kung buhay ka pa ngayon, you send an angel na magbago ng mundo. Hindi yung sabihin mo may Muslim Jesus kayo. Na bababa. Daw, galing sa langit. Utos ni Alak, magpunta sa dito at mag-rule sa mundo at sabihan ng mga Christian na buhay na mali ang paniwala na Christian na si Jesus ay may pako sa cross at namatay. Hindi po, sabi ng Muslim Jesus yan ha? Si Jesus daw, siya daw ang galing sasakay sa seven heavens. Nasira ulo. Siya daw ay hindi namatay. Tapos pagbaba niya dito, patayin niya ang mga hindi Christian at sila nang mag parang one world religion na. Ay, grabe. Pinalitan niyo ng Holy Bible, kayo pa ang important karakter. Wag na. Wag na. Stupidity pamor. Tingnan ito yung bata naglalaro. Nakaranas ako nito eh. I can still remember. Yan. Kita mong bata, no? Nag-explore kaya kailangan ng yaya eh. Ayun pala eh. Oh, may kotse pala siya eh. Doon siya sumakay sa nakapark na motor. Eh kung gumagana yung makina at naka-automatic at bigla niyang ma-press yung gasoline, tatakbo yun! Siguro lilipad yun. Kaya kailangan may nag-aasikaso. Na may nag-aasikaso sa mga bata. Palagi. Ako swerte lang eh. All is never real, this way.
swerte lang na buhay. Masalimot ang aming paglaki. Yung kapatid ko na elder brother ko, just 1 year older or 2, sa akin, patay. Measles, bronco pneumonia. Nung namatay siya, andyan na ako, months old pa lang ako. Siguro mga 2 years yun, dahil nagsasalita na yun. 2 years old. Yan. Ang kalusugan at kabuhayan at katawan ng tao. It's all worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Walang problema. Huwag kayong lumihi sa Holy Bible. Kasi pag pinalitan nyo yan, wala yan. Na-predict na yan, na-prophesied sa Holy Bible. Pag pinalitan ang Holy Bible, Antichrist yun, Satan yun. Malala yun. Kaya kayong mga nominal moderate na Muslims, go back to Christ. Period. Bakit sinasabi ko na papunta tayo sa serious na matter? Hindi man ako ganito, hindi ako ganito. Wala akong special order na magpakilala na ganito o sino ako. Ayaw kong maging leader ng isang Ponzi scammer tayo. Nasa taas tayo. No! Never nga si Jesus Christ nagsabi na nasa taas siya. Humble lang siya. Up to the extent na tinupan niya ang pagsakripisyo, he can choose not to be crucified. Diba? Magrebelde siya kung hindi siya makatolerate gaya ng mga radical Islam, intolerant. Tiniis niya kasi prophesied ng kanyang ama siya mismo God flesh siya. Ipakita talaga ang paano maging humble na isang holy person, yung i-reflect sa atin na ang pananampalataya na tama, humbleness, trust in the Lord. Tiniis niya ang hirap hangkat namatay. Kung walang mga kwento na yan, hindi ako maging matino. Para siguro akong mga radical Muslim din na lost in the dark. Walang patutunguhan. Dahil inspired na isang ilaw lang daw na si Prophet Muhammad, peace be upon him, na hindi naman maganda ang mga sinusulat about his life. Ha? Nahuli kayo sa ang isda ay nahuli sa bunganga. Huh? Yeah. Alam niyo naman siguro kung ano mga accusation laban sa kanya. So hindi na tayo maging proud ng ganyan. Gawa lang na religion 'yan, it's scam 'yan, scam. Trust me. Scam 'yan. You were misled. Duke. You were swayed. Kung sa Bisaya pa, nailad mo. Balik tayo sa Holy Bible. Kasi kung hindi lang ako naka-experience ng mga theophanies, hindi ko gagawin to. I don't have the nerve of coming out. I don't know. Kasi 50 years na, ngayon lang ako lumabas . More than 50 years. 66 years old na ako and my first experience when I was 66 years old. Yung first theophany ko. So there must be something good sa aking experience na ginagamit tayo ng Panginoon para bumalik sa Kanya. Sana siya sinasabi ko kahit kukunin ako ngayon I'm so happy na may ginawa naman ako sa humanity kahit papano. Pag nawala ako, yung sa mga nanonood,
ayaw ko namang I don't want to be responsible for your life. I am only responsible to reveal something that I knew about myself so humbly, with all the knee prayers that I've been thinking of, na hindi ako, pagdating ko, na hindi pasikat at mayabang gaya ng propeta daw sa Davao, na siya na ang nagmamay-ari ng universe. Hindi ganun, kasi ano yan, sales talk yan. Wala tayong batayan ito. Ang sa akin lang, may nangyari, tapos may nangyari sa akin. Kung hindi ko na-experience yun, ayun doon, no? Kasi sometimes pag may nag-aaral ako, hindi ko sinasabi na, I was the recipient, no? I remained human, remained normal. Aral lang, aral, sipag. Kasi, healthy tayo. Healthy tayo and we are capable of thinking normally. Yeah. Minsan itong yaya takot magpunta sa labas eh. Diyan lang muna kayo, ha. Ayaw lumabas eh. Parang kung bitbitin niya kaya yung bata papunta dito, dahil may shades naman dito eh. Ayan, 12 minutes na eh. Past. Dito sila maghintay kasi may traffic dun eh. Mahirap dun magtambay dahil may construction eh. Ayaw lumabas kasi mainit eh. Yun na lang. At least nagkaintindihan tayo na hindi tayo gumaganito dahil mayroon tayong mga sadyang hindi maganda. Nagganito tayo dahil para sa sangkatauhan, sa mga bata, sa future generation, na maging bumalik tayo sa righteousness at saka yung GMRC, good, righteous, and right conduct. Good manners and righteous conduct, di ba? Yan, wala di yata. Ano nangyayari? Puno dun eh, kasi ayaw. Mainit kasi masyado. Tinatawagan, ayaw sumagot eh. Yun lang ang pabaon ko. Naka-archives na to. Lo and behold, may matouch tayo na individual kahit sa 8 billion people, isa, dalawa, tatlo. Okay na. Wala may maniwala sa atin ng ganito mukha natin. Siguro kung ako si Donald Trump, magsasabi na, yeah, I am Donald Trump. Don't you know that we have God? And God is talking to me. This is our communication. That we go back to Jesus Christ. Siguro may maniwala, mga right then and then, mga 1 million. First minute. Second minute, 2 million. Maraming maniniwala sa kanya. At maraming makonvert. Oh, andito na oh. Ayaw lumabas eh. Baka yung apo, ayaw din palugi. Cute talaga ito eh. Kaya ito ang katuwaan ni Papa Bot. Oh, yung mga apo ko sa Canada, nagsasalita na yung 2 years old. Ang galing eh. Yung ate, 7 years old. Matalino. Parang ako, matalino. Ayan siya oh. Cute oh. Yeah. Oh, ayan na. Ang hari.
tanghari at reyna. Magulo tong aking kutsi eh, kasi marami akong mga gamit. Hindi ako makakilos dahil masakit ang likod. Papa Bot is there. Nandiyan na si Papa Bot, nag-antay sa'yo. Okay. Si paki-irog-irog ang bag dito. Kini mga bag na ko, pa-irog lang. Oo, dito sa tumoy. Dili. Ay, dali lang, kay may papas ko yung triado ko. Dili ko kali. What did you do? Umupo ka dyan, B. What did you do? What did you do? Anong ginagawa mo sa school? Huh? What did you do? Anong ginagawa you? Mo sa paaralan? Huh? Anong ginagawa mo sa paaralan? What did you do? You draw again? Ano yan? You write your name? Hey. Anong ginagawa mo sa You write your name and then what? You answer the question? Oh, bless. Bless. And then kiss agtang. Op, no. That's Mama Ace. Anong ginagawa? Kiss agtang. Loob ng paralan. And then why is your car broken? Mirror? Broken. This is mirror. Broken. Because I am checking my bungot. What is bungot? Bungot. What is bungot? Bungot. Ah, bungot. Bird. Bungot. Bird. This is mostas. Huh? Mostas. When you arrive home, daddy, you have bird. Daddy, you have bird and mostas. Mahapit sa to sa clinic. Yeah. This is the mustache of daddy and this is the bird of daddy. Okay? Okay. Okay, game. Oh, yeah. Ihatag ko ni kay Altia ang para sa Altia dito ado. Basig na ana, hapit na lang ta dito. Okay. Try lang kay nagatulog sa school to siya gaina. Mao ba? Nako. Pasigula pa sila no. Oo, oh, titry mo ato lang sa school ni Ed. Basti, nakalaga, aga pa to do. Oh, balik mo siya ay. Yeah. Okay. Tapos, tutorial na lang dyan. Mag-message lang kung tapos sa school. Si Ramboy na lang mag-drive. Ah, si Ramboy, karon? Yeah, hindi ko kaliho. Agad? Yeah. Tutoy si Mama Ace. Adali na lang taagi, oy. Okay. Traffic ay diyan sa Balmores. Shortcut na lang dito kay Mama Ace. Diretso ta sa yeah. Maglilis lang tapos dito sa Balaya tapos punta tayo ng Kumini. Yeah. Kuno pa tong dito do ba? Yeah. Balik. Visitor na liya. Visitor. Init ang ilang bisita. Si may mabunggo ba? Kay daw ara bisa tunga dalan palihog lang ko ha. Ara pang electrician dra. Ay di puga electrician ko na sa una 1990 pa. Oo, ti subong dan sa iham nga mga ni kapang limpyo kami. Si ana patay? Oo, boss. Atong electrician? Oo, si tatay. Oo. Doktor Magan ako siya. Ay ko si Doktor Magan. Atong nagamintin sa balay. Water pump ko ay sos. Dere po sa paigat-gat mo. Oh, sige na, okay. Ako na, bata. Dira, kapit-mahay ka mo. Doktor Magan, dira. Bata ko. Thank you, boss. Thank you.
copy pala. Mga ano na, mga 1990. 30 plus years namatay na pala yung electrician dyan. Well, may nauna na sa atin, may mauuna pa sa atin, may nauna na, may mauuna pa. Kaya better siguro ayos-ayusin na natin ang buhay natin. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magpalipad ng ballistic missiles para ubusin ang mga lahi. Wala yan. Hindi matutuwa ang buong mundo niyan. Kasi parang gusto nyo tapusin at magkakagulo. Eh wala naman talaga. Hindi naman talaga nagsasabi ang Panginoong Diyos natin na maayos ang mundo. Ang mundo makasalanan. Ha? Pagising mo, gusto mo nang ayusin ang buhay mo sa pangarap mo. Magkukulikta ka ng maraming pera, kung ano ang mga success na dinadasal mo. After all, sisirain din ng Panginoon ang mundo. Wala. Wala mangyayari. Mabuti pa, pag-isipan mo maigi. The world is so sacred. Just like you. Kasi gawa ka ng Panginoon. Huwag mong i-demonize. Di ba? Huwag mong i-demonize na pinapairal mo ang demonyo. Oh, ako ngayon, pag nakita kita, tusukin kong mata mo. Sacred ka, di ba? Magagalit ka, magagalit ang kamag-anak mo. Patayin mo pa lahat ng ubusin mo isang lahi. Wala yan. Demonyo yan. Eh ngayon, pag naubos mo, ano ngayon? Masaya ka. Mahilig kasi kayo ng pumatay at maging martir. Parang ginagawa niyong hobby. Ito mga radical Islam. Ginagawa niyong hobby ang masaktan yung iba. Wala kayong puso. Totoo naman. Tingin ko sa inyo mga demonyo eh. Radical Islam, demonyo. Tama talagang Holy Bible. Mula sa false prophet, satanic na yan. Kayo ang produkto. Kaya hindi mabuo-buo ang katahimikan ng mundo. Eh mabuti, buhay pa ako ngayon. Nakakarinig kayo na satanic kayo. Pati si Alan nyo, Satan. Oo. Wala yan kasi binago nyo ang Holy Bible. Peace be upon that book. Binago nyo, patuwad-tuwad kayo ng holiness, pero ang radicalism na perks dyan sa Islam, pumatay ng pumatay. Ha? At kayo na ang maghahari sa mundo. Siyo sabi sa inyo? Kasi pinalitan nyo at binago-bago ang Holy Bible, kaya magulo ang utak nyo. Oh, kawawa. Kinakawawa nyo ang Diyos natin. Sinabi na nga, God saw the wickedness of the world. And He was planning to send His body through a son, by a virgin. Through a virgin. Holy Spirit ang Ama. Ayaw nyong maniwala dahil meron kayong Muslim Jesus. Ah, wala. So be it. Sorry for the terms, ha? Oh. Kaya kung hindi ako nakatanggap ng Theopan, hindi ako magsasabi nito. Kasi wala akong karapatan na disiplinahin kayo. Kaya lang, kung may nangyari sa inyo, katulad ko, mag-discern din kayo whether Holy Spirit ang may gabay o demonyo. I think ang nang gumagabay sa akin, Holy Spirit. I don't think it's the demon, it's Satan. Oh. I don't think, hindi si Satanas ang naga dominate sa akin. Oh. Kundi ang Holy Spirit. Kaya yun na lang.
kuan lang to, reminders lang to eh. Wala akong karapatan na disiplinahin kayo. Wala akong karapatan na turuan kayo. It's just that na mayroon tayong batayan na pahiwatig o nagpaparamdam lang Panginoon sa atin. Oo, magdasal ka, baka you are the next na bibigyan ng signs na gamitin ng Panginoon. Oo, kasi hindi natin madala to lahat. Kahit ano pang kahit na ano pang halik-halik mo sa lupa at magdasal-dasal ng kung anong holiness na gusto mo. Oo, balik tayo sa Holy Bible, magpakatino at isanctify natin si Jesucristo na siya ang ating Redeemer. Huwag yung sabihin nyo Redeemer nyo yung mga martyr, dahil kahit makasalanan sila pupunta pa rin ang langit kung makapatay. Huwag na, paniwala nyo si Raulo eh, yun na lang. Ha? Dito na tayo sa ating palasyo at wala nang ibang makabawi nito. Ah, small property na pinaghirapan din. Hindi biro-biro ang maghanap buhay. For 30 years wala akong tulong. Ari-ari sa Ponsit. Dire na lang abri sa piyak. Yeah, wala galing sa ka-text mo kung may padala? Tawag ka. Ah, mayo. Okay. God bless you. I love you. God keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. In Jesus' name, amen. Peace be upon all of us. Bye-bye. After 60 years, 5 or 6 years old ako, palagay natin after 58 years. Yan ang bahay namin. Oh. Itong bintanang to, yan, nakahiga ako dyan sa ginagawa naming sala dyan sa labas eh. Yan. May sala sa labas, dyan kami natutulog. Sa tabing bintana ako. Dyan ako nakakita ng silhouette ng isang tao. Nakaputi. I don't know, basta hindi ko nakita mukha. Yan ang bahay namin eh, dyan kami lumaki. Ewan ko kung saan ako pinanganak dito. Pag napunta kami dyan, mga 1963, 64, mga 4 years old na ako, or 5. Nandito pa pala yung yan. Oh, baka may gusto magpagamot yan. Bahala na kayo. Bye-bye.